sa aking channel, ang Musikero Magsasakan. Today, sa ang gagawin ko pong video ay ang tungkol sa paggawa ng mushroom sa daon na saging. Tulad ng po sinabi ko dati na hindi lang po pagbibrit ang alam kong gawin. Gumagawa rin po ako ng mushroom sa daon na saging. Kasama po ito sa mga negosyo ko at binibenta ko po ito sa mga baryo lang at mabili naman po. Panoorin nyo po mabuti step by step kung paano ko gawin yung ganitong trabaho at para matuturan nyo po. Salamat po. Dapat ang kunin natin yung daon na saging ay yung tuyo lang dapat, hindi yung ano yung sariwa. Tapos natin kumuha ng ano daw na saging at tali po natin ng ganito. Dapat nakatali. Pag-ipuhi po nilang ganito tapos pwede nang ganito yung pagkatali ba? Ganito malayo. Tali. Yeah.
Pagkatapos naman na malinisan yung lupa, lagyan na po natin ng asin. Iwas ano to, iwas langgam. Ang purpose po nito ay para yung langgam ay hindi lumapit. Kaya nilagyan ko po ng asin. Explain ko po sa inyo. Yung kasing kabuti kapag maliit pa lang ay inaano ng langgam, kinakain nila, binubuhat nila at nilalagay nila sa mga lungga nila. Ibig ko sabihin, ano pa lang yung kabuti, ganito pa lang kaliit, parang sa asin, ay kinakain na nila. Kaya importante talaga yung may asin. Pantay ba dyan? Pagkatapos natin na ibabad yung mushroom down sa atin, kailangan natin ang butulin ng mga plus na mga dumuli ng kaba. Ganito lang dapat. Thank you.
Pagkatapos naman na natin itong maputol, kailangan ito nga ibilad sa araw kahit ng mga at least mga 30 minutes lang. Tara, bilad natin sa araw. Swimming na, swimming! Kailangan ibilad sa araw ng at least na 30 minutes para mabawas yung moist niya. Hi Shane! Hi Min! Pagkatapos ng nabilad sa araw, pwede nang itong nilatag sa parang ganito lang. Pagkatapos na ng nalatag natin ng ganyan, isang layer, ilalagyan na natin ng bini ng bulba mushroom. Ganito lang yung paglalagay. Ganito lang po. Dapat sa gilid lang, huwag sa gitna. Pagkatapos natin na lalagyan ng isang layer na ganyan, dapat ay patungin na natin ng ganito para maaming binhi, patakpan. Ganyan po oh.
At pagkatapos naman na natakpan natin yung unang layer, balik-balik lang po ito, kailangan ng lagyan ulit ng ganito, bini. Ulit-ulit lang po ito, balik-balik. Dapat po sa gilid lang. Kung sa gitna. Yung dapat yung pagpatong natin sa saging dapat hanggang tuod lang, hindi pwede yung sobrang taas kasi masisira ang mga mushroom natin, ma-over-init siya. Ngayon pagkatapos natin na latagan ng ganyan, lagyan na natin ng plastic. Pagkatapos naman na nalagyan na ng ano, plastic, kailangan na natin ng ipitin ng ganito kawayan. So, ganyan lang. Para hindi mag-ano siya, para mag-moist siya, para ma-produce na yung mga mushroom na binhi natin. Kaya mayroong ganito para umawis yung itong plastic. Pagkatapos ng napatanan na ng kahoy tsaka nalagyan ng plastic, lagyan natin ng daon ng saging para hindi siya masyadong masaraw, hindi siya masinagan sa araw. Ito mo dapat yung paglalagay. Yun, natapos na rin.
Muli po, maraming salamat sa panonood. Sana po ay may natutunan naman po kayo sa akin. Ito pong mushroom na to, ang Bulgaria mushroom ay napaka-importante po. Gamot po ito, sabi din ng mga matatanda. At mga nanonood po ay mga kabataan po na ito. Halos din na nakakatulong sa mga magulang. Sana naman ay mga kabataan na kahit hindi kami ganito na sa ganito ay magawa naman nila para tinuwa nila ang kanilang mga magulang. Ito po ang bulba na ito, maso napakasarap po at mahal po lang dito.